ano yung negative investment list kung ang purpose ay education for children, okay? So tignan natin, ano ba yung mga negative investment list para sa education ng ating children? Meron ba kayong mga pinagsisihang mga investment na ano para sa pag-aaral ng inyong anak? Ako alam ko marami dyan yung mga ano eh, naggumamit ng mga education plans, di ba? Mga nagsara ng mga education plans dahil sobrang taas ng mga ipinangako nilang benefit, yung kanilang fund value, hindi kinaya na isustain yung mga ipinangako, ayun, nagsara. Kaya kailangan talaga tayong maging maingat, no? Ano nga ba yung aking mga negative list, negative investment list kapag education ng children ang pag-uusapan? Okay. Okay. Sabi ni Adelaida, oo nga po, kasi mukhang nakarelate siya, no? Na isa siya sa mga na-biktima ng nagsara ang kanilang education plan. Oh, isa din po itong si, ayan. Tapos, ayan, okay. So yan yung ano, negative list. So pasadahan natin yung ating negative list. Ulit, patag ulit yung inyong mga kaibigan, no? O i-share nyo ito sa mga kaibigan nyo, ha? Itong video na to, na may mga anak katulad ninyo na magpapaaral para naman matuto sila at makilala nila kung sino si Sir Vince dito sa Usapang Pera. Okay. So, negative investment list ko, education for children, number one, Variable Universal Life or VUL, ito yung insurance product na may kasamang investment. Sa totoo lang, natatawa ako ha, kapag ito ay ginagawa ng mga insurance agents at ang sinasabi nila ay maganda daw na investment para sa edukasyon ng VUL. Naku po, sobrang mismatch siya. Okay? Number one, kasi yung VUL is primarily dapat an insurance product siya at nilagyan lang ng investment. Alam niyo po ang nangyayari doon? Sa unang taon na magbigay ka ng premium para sa investment na may kasamang insurance, kalahati doon sa premium na ibinayad mo ay mapupunta sa komisyon ng agent. Tapos yung kalahati, mapupunta naman pambayad at kita ng insurance company. Kaya walang halos natitira sa fund value mo. Eh kung nilagay mo na lang yan sa MP2, sigurado meron na. Eh kunwari, 100,000 pesos yan, di ba? Ilagay mo yung 90,000 sa MP2, tapos yung 10,000 ibili mo ng term insurance. Dapat kasi ang ginagawa natin ay tinatawag nating buy term, invest the difference. So negative list po yan. And if you want to know more, yun, pumunta lang po kayo sa aking, sa Google, Vince Rapisura, ilagay nyo, tapos VUL. Naku, lalabas na ang sangkatutak na articles ko about Variable Universal Life Insurance. Okay? Another negative investment list, kung ang purpose ay education of children, stock market. Okay? Hindi po swak ang stock market na pang-invest para sa pag-aaral ng mga anak. Bakit? Imagine nyo ha, 2000, noong 2010, nag-invest ka sa stock market, okay? Para sa education ng iyong anak. Tapos nilagay mo yung iyong pera and for the past 9 years, pataas ng pataas ang ating market. Tapos ngayon, 2020, magka-college na yung anak mo. Eh, bagsak ang market. Yun po yung ibig kong sabihin na sinasabi na hindi dapat nagfa-fluctuate yung investment natin kung ang purpose ay education, okay? Kasi hindi natin napapredict kung kailan mataas at mababa ang market, no? Not even Warren Buffett can predict the market. At kahit na ano, no, index investing ang gagawin mo, mahirap pa rin siya, no? Hindi dapat yun yung ginagamit na primary investment para sa education ng ating anak. So, negative list ko yan, investment list para sa education ng children, ang stock market. Another negative list is balanced fund and equity fund of mutual funds and UITFs. Bakit? Dahil again, ito nga po ay fluctuate. Ang balance fund kasi ay mixture siya ng money market, ng bonds, ng equity. Pinaghalo-halo siya. So mayroon siyang chance pa rin na bababa. Lalong-lalo na ang pure na equity funds.
hindi talaga ako naniniwala sa sasabihin ng mga ano, no, investment advisors sa inyo o mga financial advisors. Sasabihin nila, ay, bata ka pa naman. You can take risks. Of course not. You are not allowed to take risks if you can afford, kung kaya naman na iwasan, di ba? Dapat ang gagawin mo ay imamatch mo yung risk profile doon sa financial goal mo. So, out of the question ang pagpasok sa stock market, ang pagpunta sa VUL, ang pagpunta sa balanced fund and equity fund ng mutual fund at UITFs, dahil ito ay nagpa-fluctuate. Again, ano yung first na sinabi natin, na hinahanap natin na feature para sa education investment? Dapat ito ay napipreserve ang capital. And with these kinds of investments, hindi po siya napipreserve dahil may possibility na bababa ang ating capital. Okay? So, for education po ito ha, yung pinag-uusapan natin. Hindi po in general. Okay? Baka ma-misquote ako dyan. And then, kapag kayo rin po ay papasok sa bonds, maging maingat po kung ang kukunin ay mga corporate bonds. Okay? At ang purpose ay education ng children. Dahil syempre, hindi ganun kasigurado ang guarantee na ibinibigay ng corporations kumpara sa mga government bonds. Okay? So these are my four negative investment list for education of children. So sana ay iwasan nyo siya, no? At baka naman after 10 years ay susulatan nyo ako, ganito ako, sir, sana nakinig na lang ako sa'yo 10 years ago, ganyan. Hindi sana nangyari sa akin ito. Dahil sa totoo lang po, marami akong narinig na ganyan na sana sinunod nila ang ating advice. But of course, you are taking that risk when you take my advice. Okay? So, hindi po ako liable dyan, ha? So, yun. Now, if you want to join our Working Capital Joint Venture, so this is very similar to co-op investing and social enterprise investing, pwede po kayong sumama sa ating Working Capital Joint Venture. 10,000 pesos lang po ang per contribution dito. At walang entry fee, 1 year lang ang term, quarterly ang payout. So, ibig sabihin, yung investment mo within 1 year ay maibabalik sa'yo with the payouts, no? Pero pag mag-exit ka at within 2 years ay kinuha mo ulit, hindi mo siya nire-invest, then mayroon siyang exit fee na 3%. Okay? Fixed rate po, usually ang ating working capital joint venture, ito ay 7% per annum. That means, yung pinaglalagyan kasi natin nito ay we extend it as joint ventures to our partners, no, mga microfinance institutions, cooperatives, social enterprises. We give capital to them at ginagamit nila yung working capital para sa pagpapaikot ng kanilang operations. And yun po yung pinanggagalingan ng payouts natin every quarter. Okay? Ako si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.